Kailan ka mag-aasawa? Yan ang bukang bibig ng mga taong nakapaligid kay Lori. Hindi alam ng dalaga kung bakit kay hilig ng mga itong manghimasok sa kanyang buhay gayong wala naman siyang kahit na sinong pinakikialaman sa mga to. Bata pa ho naman ako eh. Gusto ko lang magliwaliw hanggang sa magsawa. Yun ang parating sagot ng dalaga. Kailan mo naman balak maghanap ng mapapangasawa kung uugod-ugod ka na? Sa tuwing nakakatanggap si Lori ng ganoong statement mula sa iba, ay malimit nga lamang niya itong ipinagkikibit-balikat. Suot ang asul na blusa na mayroong mahabang manggas, itim na pencil skirt ay magilaw na pinagmasdan nga ni Lori. Ang refleksyon ng sarili sa harap nga ng whole body mirror. Mabuti naman at nakahanap ka ng trabaho, anak. Masayang sambit nga ng kanyang ina habang naghahanda nga itong almusal sa lamesa. Apat na pirasong tinapay at paubos na nga ang bote ng peanut butter ang nagsisilbing lakas nila sa umaga. Oo nga po eh, hindi kasi sila kagaya ng iba kong pinagkaplayan na naghahanap ng mga bihasa sa larangan, nay. Sagot nga ng dalaga. Talaga? Kay bait naman ang may-ari. Saan kumpanya ba yan, anak? Siguro sabihan din natin ang ate Janice mo na mag-apply din doon. Ani nga ng kanyang ina. Sa Monte Claros po, natahimik at gulat nga na reaksyon ang nakuha ni Lori sa kanyang ina. Nang sagutin nga niya ito, bakit nay? May problema po ba? Dagdag pa nga ni Lori nang tuluyan na ngang natahimik ang kanyang ina at tinabala na nga lamang ang sarili sa paglalagay ng palaman sa tinapay para maring makakain nga sila. Wala naman. Utal na sagot naman ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Lori nang bumungad sa kanyang mga mata ang natayog na building ng Monte Claros Company kung saan nga siya magtatrabaho. Matapos nga niyang ibigay ang bayad sa driver ay pinalakas nga niya muna ang kanyang loob bago siya tuluyang naglakad papasok sa loob ng establishmento. Ma'am, kayo po ba ang bagong sekretarya? Tanong nga ng gwardya. Tinakasan na nga ito ng buhok sa ulo ngunit makapal naman ang balbas. Oho, nakarating na po ba yung amo ko? Balik tanong nga ni Lori. Nako, kanina pa ho. Bilisan nyo na lang, mama, lalo na't ayaw ni sir ng nalilate na empleyado. Babala nga sa kanya ng kwartya. Mabilis na ngang tumango si Lori at muling naglakad patungo sa elevator. Marami sa mga empleyado ay napako ang tingin sa kanya. Labag sa loob nga ng iilan ang naging desisyon ng may-ari na palitan nga ang former sekretary nito. Ayan ba yung pumalit kay Julie? Puna nga ng isa. Halata sa boses nito ang pagkiirita. Siya nga, ang kapal naman ang muka. Akala mo kung sino. Unang araw ng trabaho, late. Gatong pa nga ng isa nitong babaeng kausap. Nako, mukhang low life. Hindi nga yan umabot sa kaningkinga ni Julie at mga kukong halos linggo-linggong nagpapamanicure. Naputol nga sa pagsasalita ang babae nang bumukas ang elevator at sumakay nga ron ang isang lalaking malakas ang tindig. Nakasuot nga ng halos walang gusot na itim na tuxedo. Ang kamay nito ay nakahawak sa isang batang babae na nasa 7 taong gulang. Ani may dumaan nga ang Diyos. Natahimik ang loob ng elevator. Napangisi na nga lamang si Lori. Nagulat siya at halos nahinto sa paghinga nang isang mainit na haplos ang kumapit sa kanyang palad. Yumuko ang dalaga at nagkasalubong ang tingin nila ng bata. You're so pretty! Bulong nga ng batang babae. Kayo na pangiti si Lori. You're gorgeous! Balik na puri naman ito sa bata na siyang nagdulot dito ng ngiti. Mahinang pinisil nga ng bata ang kanyang kamay. Can you be my mom? Bulong pa nga ng batang babae ngunit hindi yun narinig ni Lori. Nakaramdam lamang siya ng kung anong connection sa bata. Hindi nga niya yun maipaliwanag hanggang sa bumukas nga ang elevator at saka pa lamang bumitaw sa kanya ang batang babae. Kumaway pa nga ito sa kanya bago nga siya hinila ng kanyang ama.
Mabuti na lang at naisipan mong tumahimik kanina. Sabi ko naman kasi sa'yo. Itikom mo yung bibig mo. Mahinang saway nga at away ang muling narinig ni Lori sa likuran. Nagpapasalamat na lamang siya nang hindi niya pala ito kapareho ng floor na bababaan. Miss Lorelai Lopez, isang matandang nasa 50 na ngang bumungad sa kanya sa hallway. Yes po, ako po ang bagong sekretarya. Sagot nga ng dalaga. Ikaw nga, halika, igigaya kita sa opisina ni Sir Sander. Sabi nga niya. Kumunot naman ang noo ni Lori. Sino po si Sir Sander? Siya ang amo natin. Hindi mo kilala ang may-ari ng kumpanyang papasukan mo? Gulat na sagot nga ng matanda. Napakamot sa batok na nga lamang si Lori. Nakalimutan niya yon kahit nabasa naman niya ang headline ng isang newspaper nitong umaga lang. Palaging headline sa mga newspaper kung gaano ka-successful ang kumpanya ng isang Sander Monteclaros. Dito mo siya hintayin. Ani nga ng matanda at binuksan nga ang pinto ng isang malawak na silid na napipinturahan nga ng purong puti. Lahat nga ng gamit ay nasa ganoong kulay. May dinaanan lang si Sir Sander sa baba. Siguro hinatid ang anak niya sa pribado nitong kwarto rito sa kumpanya. Doon ka sa sofa na yun, umupo. Dugtong pa nga ng matanda. Lalabas na nga sana ito ng pinto nang pigilan nga siya ni Lori. Teka lang ho, bago kayo umalis, pwede po bang malaman ang pangalan niyo? Nagdadalawang isip nga nitong tanong. Ang kaninang mukhang strikta ay napalitan nga ng ngiti ang ekspresyon ng matanda. Ako si Gina. Kabilang ako sa Finance Department. Nasa 5th floor ang departamento namin. Kung may tanong ka, o nais malaman ay maaari mo kong puntahan sa itaas. Sagot nga ng matanda. Muli itong umiti bago lumabas ng silid. Prenteng naupo nga si Lori sa sofa at nilibot nga ang tingin sa buong opisina. Iba talaga ang nabibili ng pera. Aniya, sa sarili. Ang linis at amoy magara. Hindi tulad ng iba. Kung napasukan dati, nakulang na lang ay maging MRF sa dami ng basura. Dugtong pa nga nito. You're here! Ani mo'y humiwalay nga ang kaluluwa ni Lori sa kanyang katawan nang marinig nga niya ang malamig na boses na yun. Agad siyang tumayo at yumuko upang magbigay kalang. Good morning, sir. Ani nga ng dalaga. May schedule. Ani ng binata sa malamig na tono. Po? Nautal nga si Lori. Nakapokus lamang siya ang kanyang tingin sa perpektong mukha ng kanyang boss. Forget it. Go to your table and work for something. Malamig ni sambit ulit ni Sander. Mabilis na tumango nga si Lori at tinungo ang labas ng opisina. Yari, sa salamin ng buong silid at ang pwesto ni Lori ay sa mismong tapat nito. Hi! Nagangat nga ng tingin si Lori sa isang lalaking empleyado na huminto nga sa kanyang harapan bit-bit ang dalawang cup ng kape. Magandang umaga, sagot naman ni Lori. Kape? Nagdala talaga ako ng dalawa para maibigay sa iyo yung isa. Bago ka, diba? Mukhang ikaw ang ipinalit kay Julie. Ani pa nga ng binata. Tumango na nga lamang si Lori sa katinanggap ang kape. Salamat sa kape. So, what's her name? Just want to know it since magka-office mates naman na tayo simula ngayong araw. Ako nga pala si Jeff. Nagabot ng kamay ang binata. Ako si... Nahinto nga sa pagsasalita si Lori nang tumunog ang telepono sa kanyang gilid. Kung kaya't imbes makipagkamay kay Jeff, ay inuna na nga lamang niyang sagutin ang tawag. Hello? Bungad niya rito. I need something. Umasok ka rito. Sagot nga nang nasa kabilang linya. Boses yun ang boss na si Sander. Agad tumango na nga lamang si Lori at binitbit ang iPad na provided ng kanilang kumpanya. I'm sorry Jeff, pero may trabaho pa kasi ako eh. Nasusunod na lang. Ani nga ng dalaga sa kahit na nilagpasan. Napakamot ulo na nga lamang si Jeff. Nang makapasok nga sa loob, ay ang kunot noong tingin ni Sander ang bumungad kay Lori. Bring this to my daughter. Inilapag nga ni Sander ang isang paper bag sa lamesa. May anak kayo, sir? Gulat na sambit nga ng dalaga.
What are you expecting from me, Miss Lopez? I am 33. Sagot nga ni Sander na siyang nagpaawang sa bibig ni Lori. Hindi ba't nagkita tayo kanina sa loob ng elevator? You had a conversation with my daughter. Her name is Lily and she's a 7-year-old grade 2 student. She was born in February 10. Mahabang sabi pa nga ni Sander. Kumunot naman ang noon ni Lori. Hindi alam ng dalaga kung bakit sinasabi nito sa kanya ang mga detalyeng hindi naman kinakailangang malaman ng isang empleyado tulad niya. Noted, sir. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Muli ay tanong nga nito. Umiling si Sander bago tuluyang piniikot patalikod sa dalagang kinaupang swivel chair. Walang katao-tao ang hallway. Nang baybayin nga ni Lori ang daan patungo sa elevator. Siguro ay abala nga sa kani-kanilang trabaho ang lahat. Nasa ibabang palapag nga ngayon, si Lily kasama ang kanyang yaya. Homeschool dito, kung kaya't hindi gaya ng normal na mga bata, ay wala siya sa isang paaralan upang pumasok na bilang isang regular na estudyante. Ate ganda! Isang mahigpit na yakap nga, sa bewang ang binungad nga ni Lily sa sekretarya ng kanyang ama. What are you doing here? Bibong tanong nga ng bata. Animo ay matagal na nga silang magkakilala kung umasta ito. Kahit ang totoo ay unang beses nga nilang pagkikita ang nangyari sa elevator. Hi, ikaw ba si Lily? Ani nga ni Lori habang nakangiti. Magiliw naman na tumango ang bata. Ipinapabigay ito ng daddy mo. Inabot nga nito sa batang paper bag. Wow! Look! Yaya, this is what I want dad to buy yesterday. Tumalon-talon pa nga sa tuwa si Lily hawak ang isang mamahaling teddy bear. Salamat sa pag-aatid, iha. Ikaw ba ang bagong sekretarya ni Sir Sander? Tanong nga, nang nasa 40 anyos na nga na yaya ni Lily. Ako nga po, pumunta lang po ako rito dahil inutusan ako ni Sir Sander na ibigay kay Lily ang laruan. Alis na ho muna ako manang. Tumango naman at ngumiti ang yaya ng bata. At mga alis na nga sana si Lori nang isang maliit na kamay ang muling humawak sa kanyang palad. Play with me, ate ganda! Ani nga ni Lily. Lily, hindi pwede. Empleyado siya ng daddy mo. Kaya meron siyang kailangang tapusin. Pigil nga sa kanya ng kanyang yaya. Bumusangot na nga lamang si Lily. Susama na lang po ako, pupunta po ako kay daddy. Git nga ng bata. Hindi pwede, Lily. Sige, ganito na lang. Mamayang tanghali, pupuntahan kita rito, ayos ba? Sa ngayon ay kailangan ko nang bumalik dahil baka marami pang ipapagawa sa akin ng daddy mo. Paliwanag nga ni Lori. Walang ibang nagawa si Lily kundi tumango at marahan nga siyang hinila ng kanyang yaya habang palabas ng silid si Lori. Sumapit ang lunch break at tinupad nga ni Lori ang kanyang pangako sa bata. You should spend your lunch break in the cafeteria, Lori. Ani nga ni Sander habang nakapamulsa pa nga itong nakatayo sa harapan ni na Lily at Lori na masayang nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ayos lang, sir. Nakakapagbahinga naman po ako rito. Sagot nga ni Lori. Nang biglang, kasali po ako sa mga honors sa school namin. I love math, science, and English. Ani nga ni Lily. Talaga? Sigurado akong proud ang mommy at daddy mo sa'yo. Ngiti nga ni Lori. Ngunit imbes na matuwa ay bumusangot ang mukha ng bata. Mom left us. Wika nga ni Lily. I heard from the maids that mom left because she doesn't like me. Dugtong pa nga nito. The maids are gossiping nonsense, Lily. Hindi totoo yun, sagot naman ang kanyang ama. Lori, go back to my office. Lunch break is over. Tumango si Lori. Kinuha nga nito ang gamit at muling niyakap ang bata bago ito tuluyang umalis. Lori, natigil sa paglalakad ang dalaga ng merong tumawag nga sa kanyang pangalan. Pabalik ka na ba sa opisina ni Sir sa taas? Tanong nga ng isang empleyado. Hindi pa nga ito pamilyar sa kanya dahil unang araw pa lamang ito sa trabaho. Oo. May kailangan bang ibigay kay Sir Sander? Nasa vacant room siya ngayon, sa baba kasama ang anak niya. Ani nga ni Lori. Tumango ang babaeng empleyado.
Ito ang proposal na hinihingi ni Sir. Bili niya sa akin eh, ikaw na lang ang magbigay nito sa kanya. By the way, I'm Juris. Tumango nga si Lori. Saka inabot nga ang folder. Salamat, ibibigay ko ito mamaya pagkatapos ng meeting mamayang alauna. Isang normal na araw para kay Lori. Nang magtapos ang oras ng trabaho ay diretso na nga siya na umuwi sa kanila. Kumusta ang trabaho, Nak? Usisa nga ng kanyang ina habang naghahanda nga ito ng pagkain sa hapag. Si Lori lamang at ang kanyang ina ang nakatira sa muntinga nilang bahay. Ang kanyang ama ay matagal na ngang patay at ang kanyang nakatatandang kapatid naman ay may sarili na ngang pamilya at hindi na nga kailanman nagparamdam sa kanila. Ayos naman, Nay. Yung boss ko po may anak na pala pero walang asawa. Tinawag pa nga po kong mommy ng anak niya eh. Sagot nga ni Lori. Napapitlag nga sa gulat ang dalaga ng masagi nga ng kanyang ina ang baso at nahulog nga ito sa sahig. Nakubuti na lang at plastic itong baso. Bulalas nga ng kanyang ina. Kayo talaga, Nay. Habang tumatagal nagiging magugulatin na rin kayo katulad ko. Nagulat din po kayo nang sabihin kong may anak na ang may-ari ng Monte Claros Company? Natawa nga si Lori. Ako nga rin po nagulat eh. Dugtong pa nga niya. Ano ba ang itsura ng anak niya, Lori? Siguro maganda no. Anak mayaman na. Eh kaya may pera pambali ng mga mamahaling mga gamit at nakakakain na ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Ani nga ng kanyang ina. Oo naman po. Nakakatuwa nga ho yung anak ni Sir Sander eh. Alam mo ba na dating mahirap yung si Sander Monte Claros? Siya palang nawawala ang uniko iho ng mga Monte Claros kaya nagulat ang lahat nang malaman yun, pati siya mismo. Sad pa nga ng kanyang ina. Napakunot noo nga ang babae. Talaga ho? Ang swerte pala ni Sir. Ngiti nga ni Lori. Bata pa lang noon ang anak niya nang iwan sila ng nanay. Mula noon nagtanim na ng galit si Sander sa ina ng bata. Yun ang pagkakaalam ko. Patuloy pa nga ng kanyang ina. Teka, Nay. Bakit niyo alam? Takang tanong naman ng dalaga. Natahimik ang kanyang ina. Wala naman. Nabasa ko lang nun sa dyaryo. Naubos na siguro ang kopya nun. Kaya wag mo nang halungkatin pa at ituon mo na lang atensyon sa trabaho. Isinapubliko ng mga Monte Claros ang ganoon kapribadong bagay? Naglabas din po ba ng detalye tungkol sa nanay ni Lily? Muli ay tanong ni Lori. Na tila naging interesado na nga sa buhay ng mga Monte Claros. Lalong-lalo na nga ang lalaki. Nako! Wag na natin yung pag-usapan pa at masamang manghimasok sa buhay ng ibang tao, anak. Kumain ka na at lalamig na itong sabaw na inutang ko pa ngayon sa tindahan itong hapon eh. Pag-iiba nga ng usapan ng kanyang ina. Nanahimik na nga lamang si Lori. Marami pa nga sana siyang gustong itanong ngunit tama naman ang sinabi ng kanyang ina. Maagang pumasok sa trabaho ang dalaga. Sinadya niya talaga ito upang maunahan nga ang kanyang boss, ngunit nagkamali siya. Good morning, Miss Lopez. Malamig na bati nga sa kanya ni Sander. Sir, good morning po. Mabilis na bati nga pabalik ni Lori. Come to my office. May pag-uusapan tayo. Ani nga ni Sander sa kahit nilampasan, bit-bit ang cup ng kape. Agad sumunod nga dito si Lori hanggang sa marating nga nilang opisina. Babasahin ko na po ba ang schedule? Nahinto nga sa pagsasalita ang dalaga. Cancel all my meetings this morning. Agad na singit nga ni Sander. Do you want me to reschedule it, sir? Tanong pa nga ng dalaga. Tumango naman ang binata. I am planning to get you a place. A condo to be exact. Kaswal na wika nga ni Sander. Po? Nako, sir. Hindi na po kailangan, baka sabihin po ng ibang empleyado rito eh. Sip-sip ako o di kaya may special treatment. Biro pa nga ni Lori. Nagbibiro lang naman kayo, di ba? Bawi pa nga niya. Do I look like I'm joking, Miss Lopez? Gusto ni Lily na mapuntahan ka at hindi natin alam kung kailan niya gusto. That is why I am buying you a condo dahil ayoko namang pumunta kahit saan sa ang sulok ang anak ko. And if you are thinking that you'd be tricked or something, isipin mong may sweldo to tuwing dadalaw sa'yo ang anak ko
ay babayaran kita. Ituring mo ito bilang sideline kung sakaling pumayag ka sa alok ko. Mahabang turan pa nga ng binata. Napakagatlabi na nga lamang si Lori. Hindi maikakailang nangangailangan nga siya ng pera. Pero naisip din ng dalaga ang maaaring isipin ni Lily kung sakaling malaman nga nitong bayad ang mga oras na igugugol niya sa bata. Bakit niyo po naisipang alokin ako, sir? Ang dami naman po dyan ah. Nagtatakang tanong pa nga ng dalaga. My daughter's smiling every time she's with you. Simple ang sagot nga ni Sander. Hindi ho ba? Natural na palang ngiti si Lily? Sa tunong na ngayon ni Lori ay umiling sa Sander habang nakatitig sa kanya. No more questions, Miss Lopez. This is one of a kind offer. Take it or leave it. Ani pa nga ng binata habang nakatukod nga ang hinlalaki sa labi. Humugot nga ng malalim na buntong hininga si Lori at nanaigang pangangailangan. Payag ho ako, sir, sagot nga ng dalaga. Totoo ba to, anak? Dito tayo sa kondo na to titira? San ka naman nakakuha ng malaking halaga para bumili ng ganitong kagandang kondo? At isa pa sa mga pinakamahal. Gulantang nga ang ina ni Lori na si Aling Arminda nang malamang sa isang mamahaling kondo na nga sila titira. Malaki po kasi ang sinasahod ko, Nay. Sagot na nga lamang ni Lori. Ganun kalaki sa isang linggo? At nakabili ka ng ganito? Nakuayain na nga siguro natin ang ate mo para naman makasahod din at makaangat din sila sa hirap kagaya natin. Masayang wika nga ng kanyang ina. Nawala nga ang ngiti ng labi ni Lori. Kahit wala nga sa tabi nila ang kanyang nakatatandang kapatid, ay alam niyang ito pa rin talaga ang paborito ng kanyang ina. Maayos naman huwang trabaho ni ate, Nay. Huwag na natin silang guluhin, aningan ni Lori. Siya nga po pala. Rito muna kayo sa kwarto at aayusin ko ang mga gamit at groceries sa kusina. O siya, ako nang bahala rito, sagot nga ng kanyang ina. Minsan ay nakakaramdam nga ng selo si Lori dahil kahit pa nga siya ang kasama ng kanyang ina, ay ang panganay pa rin nito ang laman ng kanyang isipan. Sumapit ang araw ng unang day off ni Lori na natili nga siya sa kanilang bahay kasama nga ang kanyang ina. Nang makarinig nga sila ng doorbell, may inaasan ka bang bisita, anak? Sigaw pa nga ng kanyang ina, abala nga ito sa pagwawashing ng mga labahan. Hindi na namamaga ang kamay sa kakukusot nga ng maruruming damit. Ate ganda! Maaliwalas na mukha nga ni Lily ang bumungad kay Lori nang buksan nga nito ang pinto. Sir, magandang umaga po. Bati nga nito kay Sander. Call me Sander, Lori. Wala na tayo sa trabaho. Ani pa nga ng binata sabay senyas nga na hindi kailangang malaman ni Lily ang setup nila. Sander, utal nga na bigkas ni Lori bago ibinaling nga ang atensyon kay Lily. Namiss mo ba ako, Lily? Ngumiti nga ang dalaga. Yes po! Can we go to the mall, ate ganda? That's the reason po na pinilit ko si Daddy na pumunta rito eh. Ani pa nga ni Lily. Oo naman! Halika, pasok muna kayo, magbibihis lang ako ha. Ani nga ni Lori at malawak na binuksan ang pinto. Upo muna kayo sa sofa. Iginiya nga ng dalaga ang magama sa kanilang sala. Lori. Sino ba yung mga bisita mo para makapaganda naman ako ng... Nahinto nga si Aling Arminda nang makilala nga kung sino ang bisita ng kanyang anak. Umawang ang bibig nito nang mamukaan ng lalaki. Yumuko si Sander. Magandang araw po, ma'am, Lily. Ani nga nito sa kanyang anak. Good morning po. Maghilaw na bati naman ni Lily. Kagad tinungo nga ni Lori ang kanyang kwarto upang maligo at magbihis. Nagsuot nga siya ng faded jeans at printed black shirt. Sinuot nga ng dalaga ang kanyang sneakers bago lumabas ng kwarto. Sa sala ay naabutan nga niyang nag-uusap ang kanyang ina at si Sander. Si Lily? Tanong nga ng dalaga. Nagbanyo, are you ready? Ani nga ni Sander. Oo, hintayin na lang natin si Lily para maaga tayong makaalis. Sagot nga ni Lori. Mag-iingat kayo, anak. Sander, iho, totoo nga ang kay ganda ng anak mo. Halos maluhaluha nga, nasabi ni Aling Arminda.
Nagmana kasi siya sa mami niya, Nay Minda. Nakangiting sagot pa nga ni Sander. Nay, bakit kayo naiiyak? Nakakahiya po kay Sander. Pabirong saway pa nga ni Lori sa kanyang ina. Wala to anak. Oh, nariyan na pala si Lily eh. Mag-iingat kayo ha. Kung may oras kayo, pwede kayong dito na lang sa amin maghapunan. Wika pa nga ni Aling Arminda. Kina Sander. Nanay, bye-bye po. Paalam nga ni Lily. Dalhin po muna namin sa Ate Ganda. Pahiram po siya. Nakatayo nga si Lily sa likod habang ginigit-git niya ang sarili sa pagitan ng kanyang ama at Lori. Ate Ganda, tingin ka po sa salamin. Ani nga ni Lily saka itinapat sa mukha ni Lori ang kulay pink na salamin. You look like me po, right Daddy? Maybe God used the same clay to me. Mabungis-ngis nga nasaad pa nga ng bata. We are made of clay, Ate Ganda. And because I look like you, siguro po ang clay na ginamit sa iyo ni God ay ginamit din sa akin. Kwento nga ni Lily. Mahinang natawa na nga lamang si Lori. Hindi niya inaasahang meron pa nga rin palang naniniwala sa ganoong teori. Silang ayunan pa nga ng kanyang ina, si Lily nang sabihin nga niya yon sa kanya. Huminto ang kotse sa parking lot. Pinagbuksan nga ni Sander ng pinto si Lily at mag-isa namang lumabas nang sasakyan si Lori. Daddy, I want to buy painting materials. Bibong sabi nga ni Lily sa kanyang ama. You like painting, Lily? Tanong pa nga dito ni Lori. Yes, when I grow up, I want to quit school and be a painter instead. Sagot nga ng bata. Lily, education is always more important, okay? Sad pa nga ni Sander. Tatlo nga silang naglakad papasok sa loob ng mall. Hindi naman sa nangihimasok ako, Sander. Pero bata pa si Lily. Magbabago rin ang isip niya. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna ang batang mangarap. Ngumiti nga si Lori. Manghang tumitig nga sa kanya si Sander. You think so? Her mom would be happy if ever I let her do whatever she wants. Ani nga ng binata. Siguro. Lalo na sa ikabubuti ni Lily. She's a brilliant child. Sagot pa nga ni Lori. Nakasunod lamang si Sander habang magkasamang namimili nga ng mga painting materials si Lily. Tinutulungan nga siya ng dalaga dahil mayroon din naman itong kaalaman sa pagpipaint. Ikaw ang una kong magiging muse, Ate Ganda. You're so pretty po. And you look just like me. Ani pa nga ni Lily. Talaga? Bakit hindi ang daddy mo? Tanong nga ni Lori. Tapos na po siya eh. Nung naglalearn po akong mag-draw ay si daddy po ang laging model ko. Bumungis-ngis pa nga si Lily. Ang pangit nga po ng kinalabasan eh. But dad told me that it was normal because I'm young. When I grow older, hindi na po ba normal nun ang magkamali? When I get older, hindi na po ba pwedeng mag-commit ng mistakes? Natigilan nga sa pagsusuri ng paintbrush si Lori. Nang sabihin nga yun ng bata, of course not. Normal pa rin yun, Lily. Don't worry about getting old, okay? Just do whatever you want and learn from your mistakes. Sagot nga ni Lori habang si Sander ay nakatayo lamang sa gilid. Pinagmamasdan silang dalawa. Mistakes are normal as long as you're not stepping on the rights of others, Lily. So wakas ay sabi nga ni Sander, is that all? Tara para mabayaran na natin ang mga yan sa counter. Matapos nilang mamili, sa mall ay nagaya naman si Lily na pumunta na nga sa isang sikat na ocean park. When I grow up, I also want to be a mermaid, Daddy. Masaya nga ang turan ng kanyang anak na si Lily. Ayaw mo ba ngayon? Pwede tayong bumili ng costume. Tanong nga rito ni Sander. Talaga po? Ani nga ni Lily na tila excited pa nga. Nang makapasok na nga sila, sa loob ay dumiretso na nga sila sa may costume area. Roon ay sinuotan nga si Lily ng kulay pilak na artificial mermaid tail.
Wow, Daddy! Parang mermaid na po talaga ako. Tignan niyo po yung buntot ko. Manghangani pa nga ni Lily. Kinuhanan nga nila ito ng maraming litrato. Nakisali na nga rin ng ibang turista dahil na nga rin sa pagiging adorable ng bata. Nang hubarin na nga nila ang costume, ay naglibot pa nga sila sa lugar. Ate ganda, karga mo po ako. Nagangat nga ng kamay si Lily. Gustong gusto mo ng mga sirena, Lily? Tanong nga ni Lori habang karga ang bata. Everyone likes them, ate ganda. Ngumiti nga si Lily. I wish my mom was here too. Dad told me that they are my mom's favorite. That's why I love what my mom loves. Masayang sagot nga ni Lily. Habang nakatitig nga sa kanya, si Lori ay ramdam ng dalagang lungkot at pagnanais. Kaya siguro, magaan ang loob nito sa kanya dahil uhaw nga ang bata sa pagmamahal ng isang ina. Tulog ba siya? Tanong nga ni Sander. Nang buksan nga nito ang pinto ng backseat, bitbit nga niya ang nabiling mineral water sa isang exclusive convenience store. Oo, napagod siguro. Hindi ba sanay si Lily sa mga galaan, sir? Tanong pa nga ni Lori. She's not. Sanay siyang nasa bahay lang. She's homeschooled. Sagot nga ni Sander. Sinara nga ng binata ang pinto tapos ibigay nga kay Lori ang tubig. Dumiretso na nga siya sa driver's seat. Bakit ayaw niyo ho siyang pag-aralin sa normal na eskwelahan? Kuryosong tanong nga ni Lily. Hindi naman po sa nangihimasok ako, sir. Pero kailangan po ni Lily na maranasan ng mga bagay-bagay kagaya ng pagmasok at pag-uwi galing sa eskwelahan. The more na ikulong niyo po kasi siya, kahit gaano pa ho kabait si Lily, ay hindi po maiiwasang magsasawa siya. At baka po ang mas malala, magrebelde pa siya. Suwestiyon nga ni Lori. Nakakatuwa pa naman po dahil magkapareho ang sukat ng pangalan namin. Pabiro nga nitong dugtong. It's not safe. Maraming pwedeng mangyari. I don't want her out of my sight, Lori. My daughter's the only gift I had from my wife. Sagot pa nga ni Sander. Bakas nga sa boses nito ang lungkot at pangungulila. Saan po ba pumunta ang asawa niyo, sir? Sa tanong na yon ni Lori, ay naurong nga. Sa manibela ang mga kamay ni Sander. Nagdadalo ang isip ang binata kung sasagutin ba nito ang tanong ng babae. Tinapunan nga nito ng tingin mula sa rearview mirror si Lori. Doon ay nagkasalubong nga ang kanilang mga mata. She's somewhere. I don't know where she is, but I know. Alam kong sobrang ganda niya pa rin. Wala siyang pinagbago. She's happy. Kahit nakalimutan niya naman ako, hindi ako galit sa kanya. Ngumiti nga si Sander. Para kay Lori ay ito ang unang pagkakataon na ngumiti ito sa kanya. Ang swerte naman po pala ng asawa niyo kung nasaan man siya ngayon, sir. Sagot nga ni Lori. No. Ako talaga ang swerte. Ani naman ang binata sa katuluyang pinaandar nga ang sasakyan. Pero paano po kapag may asawa na siya? Kayo rin, sir. Nagpapakamartir kayo riyan habang yung asawa niyo may iba na pala. Panunod niyo pa nga ng dalaga. Masama pong tumanda ng binata. Tawa pa nga nito. Natawa na nga rin lamang si Sander. Sabay sabi nga nito, wala siyang asawa. Sigurado ko, the only thing you don't know about love is that the mind forgets, but heart will never, Lori. Sagot nga ni Sander sa mababang tono. Hindi naman masyadong nagets ng babae kung ano nga ba talaga ang gustong iparating ng lalaki. Good morning, Miss Lopez. Sa hallway patungo sa elevator ay nakasalubong nga ni Lori si Gina. Magandang umaga rin po, Ma'am Gina. Pati nga pabalik ng dalaga. Kamusta ang pagtatrabaho mo kay Sir Sander? Balita ko sa ibang empleyado. Kaya raw pinaalis ang dating sekretarya ay masyadong dikit kay Sir. Komento nga ni Gina. Narinig ko rin po yun nung unang araw ko po rito. Pero para sa akin, ay okay naman po si Sir Sander. Mukha lang po siyang masungit pero kapag mumiti, ay lumilitaw po ang pagiging mabait niya. Sagot nga ni Lori.
Nakita mong umiti si Sir Sander? Gulat nga natura ng matanda. Opo, ano pong problema? At mukhang gulat na gulat po ata kayo. Takang tanong pa nga. Sa dalaga. Sagot naman ni Gina. Hayin ako ni minsan hindi pa namin nakita ng umiti si Sir Sander. Kung oo man siguro, ay sa tuwing kasama nito ang anak niya. Doon lang. Kwento nga ni Gina. Bukod tangi kang bata, Lori. Ngayon pa lang masasabi ko ng ikaw ang pinakamaayos na sekretaryang nakuha ng kumpanyang to. Dugtong pa nga ni Gina. Mumiti na nga lamang si Lori habang pababa nga sila ng elevator. Maganda naman po ang trabaho ng mga nauna sa akin. Turan pa nga ng dalaga. Ang ibig kong sabihin ay ikaw ang pinakamabait na sekretarya, iha. Ngiti nga ni Gina. Meeting adjourned. Sa wakas ay sabi nga ng CEO na si Sander, hudyat ng pagtatapos nga ng kanilang meeting na pinangunahan nga ng kanyang sekretarya. Ipapasa ko po kaagad yung mga documents na ipinaparevise niya sa akin, sir. Mag-overtime po ako, ani nga ni Lori. Please don't, Miss Lopez. Hindi ko pa naman kinakailangan kaagad ang mga yun. Pwede mong ipasa sa Biyernes kaya hindi mo kailangan mag-overtime. Sagot nga ni Sander. Bago ito tumayo mula sa swivel chair, tumango naman si Lori. Lunch break at palabas na nga sanang dalaga ng muling tawagan nga ni Sander ang kanyang pangalan. By the way, Miss Lopez, set aside everything you need to do this afternoon. Ani nga ng binata. Ha? Huh? Bakit po, sir? May iba po ba kayong ipapagawa? Tanong nga rito ni Lori. Well, napag-isip-isip ko yung sinabi mo nung nakaraan. I am thinking of enrolling Lily into a normal school. Turan nga ni Sander. Napagtanto nga nito ang kamalian sa masyadong pagsakal kay Lily. At kailanman ay hindi nga siya magiging handang harapin ang kapalit nito. Talaga, sir? Naku, paniguradong matutuwa po si Lily dahil maraming panibagong mukha na nga siyang makikita araw-araw. Maliban sa mga empleyado dito sa kumpanya at mga maids ninyo, ani pa nga ni Lily. Do you think she'll like it? Nagdadalawang isip nga na sambit ni Sander. Oo naman po, matalino rin po ang anak niyo at kailangan po yung ima-showcase at makita ng iba, sagot pa nga ni Lily. Another thing, Miss Lopez, I know that you're aware with the fact that I also experience being poor. Sa tingin mo ba ngayon ay may pagmamalaki na ako ng asawa ko? Tanong pa nga ni Sander. Natigilan sandali si Lori, ngunit agad din itong umiti. Sigurado po akong oo, sir. Isa po kayong role model sa ibang ama na kayang palakihin ang anak nila ng mag-isa. Saludo po ako sa inyo, sagot pa nga ng dalaga. Thank you, Miss Lopez. Napagaan mo ang loob ko, turan nga ni Sander. Ate ganda! Tumakbo nga si Lily at niyakap ng sekretarya ng kanyang ama. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong pa nga ng bata. Manang, bihisan niyo po ng pang-alis si Lily. Utos nga ni Sander sa katulong. Dad, saan po tayo pupunta? Saka bakit po nandito si Ate Ganda? Usisa nga ni Lily. Pupunta tayo ng university, Lily. Remember the Florex University? Nag-o-offer sila ng grade school. Gusto mong mag-aral doon? Ani nga ni Sander. Malawak nang umiti si Lily. I-enroll niyo po ko doon, Dad. Bulalas pa nga nito. Tumango ang kanyang ama. Starting tomorrow, you'll be a normal pupil there. Gusto mo ba yun? Mabilis na tumango nga si Lily. Good afternoon, Mr. Monteclaros. Halos magkanda ko ba nga ang mga ibang guro? Pati na nga ang kanilang principal nang malaman kung sino ang dumating. Balita ko po ay homeschooled ang anak nyo. Gusto nyo po ba na normal siyang i-enroll bilang regular student ng university? Tanong nga ng principal. Tumango si Sander. Dala ko ang mga requirements. Sure, sir. At sino naman po itong binibining kasama nyo? Ani nga ng principal nang ibaling nga nito ang tingin kay Lori. My secretary. Sagot nga ni Sander, kaagad tumango ang principal at inasikaso nga ang requirements ni Lily. Why do you want to study here, Elizabeth?
Marahanat na kangiting sambit nga nito sa tunay na pangalan ni Lily. Natatanaw ko po ito sa tuwing dumadaan kami ni Daddy papunta sa company. Nakangiting sagot nga ni Lily. How about your old school? Usisa nga ng principal. Nanatiling tahimik nga si Lily at hindi na nga muling nagsalita pa. Animo ay nagtitipid nga ito ng laway sa harap ng matandang principal. Parente lamang na nakaupo sa silyang bata. All set, Mr. Monteclaros? Thank you so much for choosing our university for your daughter Elizabeth. I see that the child doesn't have her middle initial. You're still not married, Mr. Monteclaros? Umiling nga si Sander. I know someone, pwede kong ireto kung uso pa ito sa panahon ngayon. Natigilan nga sa pagsasalita ang principal at tinalikuran nga siya ni Sander. We should go now. Come on, Lily. Ani nga ng binata. Pinababa nga ni Lori nang upuan si Lily saka sila sumunod kay Sander palabas. Pagdating nga, sa ibang babae hindi nagbibigay ni katiting na atensyon si Sander. Ipinangako nga niya ito sa kanyang sarili na wala na nga siyang ibang iibigin pa, kundi ang kanyang anak. Para sa kanya ay ito ang kanyang first love. At ang unang pagmamahal ay isang beses lang matatagpuan sa buong buhay ng isang tao. Iyon ang paniniwala ni Sander. Makaraan nga ang ilang araw ay dumating na nga ang Hell Week. Pudpod nga sa trabaho ang lahat dahil sa paparating na Pasko. Abala si Lori sa pagtitipa sa papeles na pinapatrabaho nga sa kanya ni Sander nang marinig nga nito ang boses ng paparating na si Lily suot ang kanyang uniforme sa eskwelahan. Ate ganda! Ani nga ni Lily sa kaniyakap nga si Lori. Ani may napawi nga ang lahat ng pagod ni Lori para bang may kung anong humaplo sa kanyang puso, sa kanyang edad. At dahil na nga rin sa yakap ni Lily ay bigla nitong ninais na magkaroon ng anak na kasinglambing nga ni Lily. Lily, mabuti naman at hinayaan ka ng daddy mong dumalaw. Yan ba ang uniforme niyo? Masiglang ang tumango si Lily sa kahit tutuwid na tumayo at umikot. Bagay po ba sa akin? Tanong nga ng bata. Ngumiti si Lori. Bagay na bagay sa'yo. Teka, pupuntahan mo ba ang daddy mo? Nasa loob siya ng opisina niya. Umiling si Lily. Ikaw po ang ipinunta ko rito, ate ganda. Sabi ni daddy, busy ka raw po kaya hindi ka na nakakadalaw sa house namin eh. Kaya ako na pong pumunta rito. Miss na miss ko na po kasi talaga kita. Sabik na wika nga ni Lily sa kamuling niyakap si Lori na nakasanayan nga niyang tawagin bilang ate ganda. Siya nga po pala ate ganda. Sa weekend po nag-promise sa akin si daddy na pupunta kami sa beach kasi birthday ko po eh. Sama ka po. Aya pa nga ni Lily. Talaga? Kailan ba ang birthday mo? Tanong nga rito ng dalaga. December 17 po. Sagot nga ng bata. Kung papayagan ako ng daddy mo, pwede akong sumama. Sagot naman ni Lori. Pwede niyo pong isama si Nanay Minda para hindi siya malungkot at mag-isa sa house niyo. Wika nga ni Lily. Promise po, ate ganda. Pinky promise po. Pinky promise. Ani naman ni Lori, saka ipinagdikit pa nga ang kanilang hinliliit. Ate ganda. Ani nga ni Lily. Bakit? May iba ka pa bang kailangan? Tanong nga sa kanya ni Lori ngunit tumiling ang bata. Alam niyo po ba ang birthday wish ko? Pwede ko pong sabihin sa'yo. Sambit nga ng bata. Oo naman. Malay mo naman matupad natin, di ba? Pagbabaka sakali nga ni Lori. Hindi ko po ito sinabi kahit kanino. Lapit ka po. Yumukod naman si Lori para maabot nga ni Lily ang kanyang tenga. Bumulong nga sa kanya ang bata. Sana po, ikaw na lang po ang mommy ko. Bulong nga ni Lily. Nagsitayuan ang mga balahibo ni Lori nang marinig nga yun mula kay Lily. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yun mula sa bata. Anong magandang panregalo sa bata, Nay? Habang nagpapahinga nga sa kanilang sala, ay tinanong nga ni Lori ang kanyang ina. Bakit mo naman natanong? Birthday ba nung anak ng boss mo na malimit tumalaw rito nung nakaraang buwan? Tumango si Lori. Sa sinabi nga ng kanyang ina, sa beach daw isa-celebrate ang birthday niya at iniimbitahan po tayo. Hindi ko lang ho alam
kung anong regalo ang ibibigay ko. Pabuntong hininga na saad nga ni Lori. Ewan ko ba, Nay? Pero pakiramdam ko po, sobrang lapit ng puso ko sa bata. Parang ang lakas po ng connection naming dalawa. Wika pa nga ni Lori. Tumayo si Aling Arminda at tinabahan nga sa upuan ang kanyang anak. Kahit anong ibigay mo, basta mula sa puso magugustuhan ng bata. Anak, alam mo bang ang mga bata ay magagaling kumilates? Siguro nga hindi pa nila gaanong alam kung ano ang tama o mali. Pero hindi sila marunong magsinungaling. Makikita mo yun sa mga mata nila, Lori. Payo nga ng kanyang ina. Iba po si Lily, Nay. Tuwing nakikita ko po siya, parang gusto ko siyang yakapin. Naawa rin po ako sa bata eh. Paano nagawang iwan ang isang ina ang anak niya? Ani nga ni Lori. Hindi umimik ang kanyang ina. Nanatili nga itong tahimik. Araw nga ng Disyembre, 17. Kalmado ang alon. Masayang naglalaro ng bola. Si Lily sa buhanginan habang si Sander naman ay nakabantay sa kanya. Lori, ako narito. Ang mabuti pa ay maligo ka na habang hindi pa malakas ang alon. Ani nga ng yaya ni Lily na si Wendy. Ito ang nag-aasikaso sa ihaw-ihaw. Ayos lang po. Wala pa naman akong balak maligo eh. Sagot ni Lori. Mabuti naman at pinaunlakan ni Sir Sander tong question mong isang simpleng handaan. Basta't narito siya. Dati kasi ay minsan lang siya kung dumalo eh. Bongga nga ang party. Maraming handa pero subsob naman sa trabaho si Sir. Ang gusto lang naman ng bata ay atensyon ng daddy niya. Kwento nga pa ni Wendy. Wendy, pwede ko bang hiramin sandali si Lori? Lumapit nga sa kanila si Sander. Nakapamulsa pa nga ito sa suot na beach shorts. Nako, o naman, Sir Sander. Kahit huwag niyo na pong ibalik. Biro pa nga ni Wendy. Natawa na nga lamang si Sander nang maglakad na nga siya, ay sumunod nga sa kanya si Lori. Tinungo nga nila ang isang bench na gawa sa kahoy. Naupo nga sila doon at tinapik nga ni Sander ang tabi ng babae. Sit beside me, ani nga nito kay Lori. Naupo naman sa tabi niyang dalaga. Nakapunta ka na sa lugar na to dati, ani nga ni Sander. Hindi yun isang tanong. Hindi pa po. Ito ang unang beses, sagot ni Lori. Nakapunta ka na, Lori. Hindi mo lang naalala. Gait nga ng binata. May gusto akong ikwento sa'yo. Ani nga ni Sander, ngunit sa pagkakataong yun ay walang imik si Lori. Nakikinig lamang ito sa kanya habang gulo nga ang isipan. My wife's name is Lori Lay. Ang lugar na to ay ang pinakapaborito naming dalawa. This is an expensive place. Nag-ipon ako ng pera para madala siya rito sa kaarawan niya. We were so happy with our child, Lily. It was the happiest day of my life. Seeing the queen and princess of my life being so happy. Sulit ang pagod mula sa patong-patong na trabaho. Their happiness, it was priceless. Kwento nga ni Sander, bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Lori. Nakatitig lamang sa hampas ng alon si Sander. Pero nagbago ang lahat. Isang araw. It's true when they said that something bad will happen after being happy. Lily got sick. Wala pa akong sapat na pera noon. Nagkasakit sa puso si Lily at kailangan ng malaking pera para ipagamot siya. Nagsimulang maluha nga si Sander. Hindi ko kakayaning mawalangan ako at alam kong ganun din siya. Isang araw, nagpaalam siya sa akin. Gagawa siya ng paraan para hindi na kami mahirapan pa. Bagay na ako dapat ang gumawa. Dahil ako ang padre de pamilya. Pero si Lori ang gumawa. We're not married. Alam ko yun pero sa kanya ko lang nakikita ang bukas na kailanman hindi ko nakita sa iba. Naaksidente siya. She forgot that I and her daughter existed. Tumingala si Sander upang pigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ni Lori ang kanyang sarili. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Para nga itong tinutusok ng libo-libong karayom. Pasensya na, pero kailangan ko nang bumalik. Tumayo nga si Lori habang pilit na pinipigilan ang pagturo ng luha mula sa kanyang mga mata. Hinawakan ni Sander ang kanyang pulso. Namimiss na kita.
Namimiss ka na ng anak natin. Paos nga na sambit ang binata. Lori, I wouldn't be this successful if it's not because of you. Mahal na mahal kita. Please bumalik ka na sa akin. Pagmamakaawa nga sa kanya ni Sander, winaksin ni Lori ang kamay ng binata. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Sambit nga ng dalaga bago tuluyang umalis. Lori, saan ka pupunta? Tanong nga ni Wendy nang dumaan lamang si Lori sa kanyang harapan. Nasa kwarto ni Lily, ang regalo ate. Pakibigay na lang po yun sa kanya, sa kanyang birthday. Aningan ito kay Wendy saka na nga ito dumiretso sa hotel para kuhanin nga ang gamit. Kailangan niyang umalis. Hindi niya kayang manatili. Maraming bagay ang bumabagabag sa kanya at naguguluhan pa nga siya. Lori? Umiyak ka ba, anak? Bungad nga ni Aling Arminda sa anak nang pagbuksan nga niya ito ng pinto. Ma, mag-impake na po kayo at alis na po tayo rito. Ani nga ng dalaga habang pinapahid ang basa nitong mukha. Hindi tayo aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyari, Lorelai. Ani nga ng kanyang ina. Tumaas nga ang boses nito dahil sa ikinikilos ng anak. Ma, please. Hindi ko na alam. Gulong-gulo na ako. Sinabi sa akin ni Sander na ako ang asawa niya at nanay ako ni Lily. Hindi ko siya maintindihan kasi wala akong nahaalalang nag-boyfriend ako. Galit nga nasigaw ng babae. Lori, hindi nagsisinungaling sa Sander. Ani ng kanyang ina. Napasabunot sa kanyang buhok si Lori. Ma, pati pa naman kayo? Mayroon ba kayong hindi sinasabi sa akin? Lori, nung naaksidente ka, ay nawalan ka ng alaala. Ako ang nag-utos kay Sander na huwag nang lumapit at makipagkita pa sa akin o sa'yo dahil alam kong masasaktan ka. Masyado ka nang naghirap, anak. Masyado ka nang maraming isinakripisyo kaya inutusan ko siyang lumayo. Sagot ng ina. Umiling si Lori. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling kayong lahat. Lori, ganyan ba kababaw ang tingin mo sa pagpapakain ako sa'yo? Iniisip mong nagsisinungaling ako? Hindi makapaniwala ang sambit nga ng kanyang ina. Oo, ma. Kasi alam ko naman na kahit nandito ako, ay si Ate Janice pa rin ang paborito niyong anak. Tsaka nagsinungaling kayo sa akin? Kagaya nila? Sigaw ni Lori. Lori, pantay ang pagmamahal ko sa inyo ng ate mo. Walang ina ang kayang panoorin ng anak niyang naghihirap, anak. Pakiusap, makinig ka sa akin. Kumalma ka at pakinggan mo ko. Oo, mali ako noong inilayo kita kay Sander at imbes na babaan ang pride ko para maipagamot kanya ay hindi ko nagawa dahil sa sobrang pagkamuhi ko sa lalaking yun. Pero nang makita ko si Lily, ay nawala ang lahat. Lori, bilang nanay mo ay kailangan kita pero dahil ina ka na rin ay mas kailangan ka na ng anak mo. Kailangan ka ni Lily. Patawarin mo ko. Pakiusap nga ni Aling Arminda sa anak. Pumatak ang alauna ng hapon, Sabado. Nasa tapat ng pinto si Lori kasama ang kanyang ina nang pagbuksan nga sila ng pinto ng isang kasambahay sa mansyon ng Monte Claros kung saan nakatira si Sander kasama ang kanilang anak. Si Sander, ani nga ng dalaga sa kasambahay. Nasa loob po, ma'am. Pasok po kayo. Pinagbuksan nga sila ng katulong. Sa pasilyo ng bahay ay nakasalubong nga nila ang pagod na si Sander. Mugto ang mga mata at manggulo ang buhok. Latang bagong gising ito at amayalak. Iginiya nga sila ni Sander patungo sa kwarta ni Lily kung saan ito mahimbing na natutulog. Ang ganda niya. Puri nga ni Lori sa anak. Wala man siyang malala ngunit alam ng kanyang puso. Hindi ito nagkamali sa unang pagkakataon pa lamang na nagkita sila. Hindi niya alam na ikaw ang mami niya. Isa lang ang litrato ng mayroon ako at yun ang nasa loob ng wallet na kailanman hindi niya nakita. Pagpapaalam sa kanya ni Sander. Gusto ko lang din humingi ng tawad sa nagawa ko noon, iho. Nagawa ko lang naman yun para mailayo sa sakit ang anak ko. Paghingi nga ng tawad ng kanyang ina. Matagal ko na po kayong napatawad, Aling Arminda. Kung hindi po dahil sa inyo ay wala ako kung saan man ako ngayon. Pinarealize niyo sa akin na hindi sapat ang pagmamahal lang. Hindi ko mapapakain ang pamilya ko sa barya lang. Hindi lang po ito dahil sa yaman ng mga magulang ko kundi pati na nga rin sa inspirasyon na ibinigay niyo sa akin, Aling Arminda. Mahal na mahal ko ho ang anak niyo. Diretsahang sabi nga ni Sander. Yumukod nga si Lori para halikan sa noo ang anak. Dahil naman doon ay nagising si Lily. Dahan-dahan itong iminulat ang mata. Mommy?
Am I dreaming again? Ani nga ni Lily sa kahinaplosang pisngi ng kanyang ina. Ate ganda, sorry po na naginip po kasi ako ng isang babaeng kamukha niyo eh. Sabi niya sa akin, siya raw po ang mommy ko. Dugtong pa nga ni Lily. Niyakap nga ni Lori si Lily. Natupad ang birthday wish mo anak. Sambit pa nga nito. Nalaki naman ang mga mata ni Lily. Hindi ito makapaniwala at dahil nga bata ay nangangailangan ng maraming eksplanasyon. What do you think about living together? Ani nga ni Sander habang yakap si Lori. Nakatayo nga sila habang nakayakap ang binata sa likuran ng dalaga. Mula sa salaming bintana ng opisina ay tanaw nga nila ang iilang matatayog na buildings sa labas. Hindi pwede. Hindi pa tayo kasal. Sagot nga ng dalaga. Then let's get married. Simpleng sambit nga ni Sander. Kung yun lang din naman ang inaalala mo. Lalo nitong hinigpitan nga ang pagkakayakap sa dalaga. Hindi ko pa nga nakikilala ang mga magulang mo eh. Kailangan ng approval nila kung magpapakasal tayo. Turan nga ni Lori. Napakunot noon si Sander. Then how about we schedule a visit? Sa tingin mo ba magugustuhan nila ako? Wala akong naalala, Sander. Paano kung tanungin nila ako tungkol sa kung anong nangyari noon? Wala akong maisasagot kung sakaling magtanong man sila kung saan at paano tayo nagkakilala. Napabahalang sambit nga ni Lori. Mababait sila, Lori. They'll like you, trust me. Pagpapagaan nga ng binata sa loob ng dalaga. Hili-hilira ang puno sa paligid. Dumaan ang kanilang sasakyan sa isang lane ng simentadong daan papasok nga sa isang malawak na asyenda. Dito nakatira ang mga magulang mo? Tanong nga ni Lori. Nakatulog na nga sa kanyang tabi si Lily habang nasa biyahe nga sila. No, lolo at lola ko ang nakatira dito. But my parents are here to visit. That's why dinala kita rito para na rin makalanghap ng sariwang hangin. Malawak ang asyenda nila lolo at maraming mapaglilibangan. Sagot nga ni Sander. Pareho nang nagretiro ang lolo at lola. Kaya dito na lang sila sa asyenda at hindi umaalis. May mga tao na lang silang inuutusan tuwing kinakailangan lumuwas ang bayan. Dugtong pa nga ng binata. Puno man ang kaba, ay pinilit ni Lori na pakalmahin na nga ang sarili. Nang pumasok nga ang kanilang sinasakyan, sa matayog na gate ay hindi pa nga rin nagigising si Lily. Manang, Cora? Magandang tanghali po. Bati nga ni Sander sa isang matandang kasambahay na sumalubong sa kanila sa bungaran ng pinto. Naku, mabuti naman at nakadalaw kayo, iho. Siya na ba ang asawa mo? Mukhang napagod ah. Ang anak niya sa biyahe. Akin na iha at dadalhin ko sa kanyang kwarto sa taas upang makakilos ka ng maayos. Siya nga pala, yung lolo at lola mo. Pati na ang mga magulang mo ay nagkukwentuhan sa hardin sa likod niho. Ani nga ng matanda. Tumanguna nga lamang si Lori at marahang ibinigay ang anak sa kasambahay. Maraming salamat po mana, ang pakitawag na lang po kung sakaling maghanap si Lily. Magpapasalamat nga ng dalaga bago ito tuluyang umalis, bit-bit ang bata. Nakakapit nga sa bewang ni Lori ang kasintahan habang binabaybay nila ang pasilyo patungo sa likod kung saan naroon ang pamilya ni Sander. Hindi nga nagkamali si Manang Cora nang sabihin nga niyang nagkukwentuhan ng mga ito. Ma, pa? Lolo, lola, magandang tanghali po. Bati nga ni Sander sa mga ito at isa-isang nagmano. Apo, mabuti naman at nakadalaw ka. At sino naman itong binibini na kasama mo? Ani nga ng kanyang lolo na makahulugang umiti sa kanya. Si Lori po pala. Siya po ang ina ni Lily at ang mapapangasawa ko. Lori, ang mga magulang ko. Pagpapakilala nga ni Sander sa mga ito. Magandang tanghali po. Nakayukong bati nga ni Lori. Maupo kayo iha. Sander, pagsilbihan mo itong mapapangasawa mo. Mabait na ani nga ng kanyang ina sa masayang tono. Tama ang mama mo, Sander. Nung una ko siyang dinala rito, ay yun din mismo ang sinabi ng lola mo sa akin. Di ba ma? Tura naman ng kanyang ama. Natatandaan mo pa pala yun, Sandro. Pareho talaga kayo ng anak mong magaling, ngunit pihikan sa babae. Tignan mo nga at higit 30 na nang maisipang magdala ng babae rito. Biro nga ng kanyang lola. Nasasabi mo lang yan dahil 23 anyos tayo nang dalhin kita sa aming tahanan. Ani nga ng kanyang lolo sa kanyang lola. O siya,
Ang mabuti pa siguro, pumasok muna tayo sa loob para sa tanghalian. Doon na natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Para naman hindi mapag-iwanan tong si Lori. Nakangiting wika nga ng ina ni Sander. Hindi napag-iwanan si Lori sa mga pinag-uusapan ng pamilya ni Sander. Hindi nga nagsisinungaling ang binata ng sabihin nga nitong magugustuhan nga ng kanyang pamilya si Rory. Dahil na nga rin ito sa simple lamang ang talaga at alam ni Sander na sa pamamagitan ng pag-uusap. Mahabang nasa hapag ay mas lalong kinikilatis nga ng mga ito ang kanyang mapapangasawa. Hapon na nga nang magising si Lily. Napagpasyahan nga nilang magkaroon ng picnic sa sapa na sakop nga ng hasyenda ng mga Monte Claros. Sa kabila kasi ng yaman na mayroon nga sila ay hindi matapobre ang mga ito. When I grow up, magbibuild po ko ng treehouse rito, Lolo. Cute na sambit nga ni Lily. Anong gagawin mo sa treehouse, sapo? Tanong naman ang kanyang lolo. Wala po, para kapag dadalaw ako sa inyo ni Lola, dadalhin ko po kayo sa treehouse. Sagot nga ni Lily. Naku, uugudugod na kami ng lolo mo niyan. Ang mabuti pa ay ang mommy at daddy mo na lang. Sagot nga ng kanyang lola. Iba po ang hihilingin ko kina mommy at daddy. Sagot ni Lily. Gaya ng ano, apo? Tanong ng lola nito sa tuhod. I want a baby sister po. Sambit ni Lily. Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang at nagtawanan na nga lamang ang mga lolo at lola nito. Isang taon na nga rin ang lumipas. Mommy? Sumilip nga si Lily sa bukas na pinto ng kwarto ng kanyang ina. Nakasuot nga ito ng kulay pink na dress. Lambas nga hanggang tuhod. Nauna na po si daddy sa car park ng kondo. Sabay na raw po tayong bumaba. Munting ani ni Lily. Tumango naman ang kanyang ina. Halika Lily. Tawag nga nito sa bata. Marahang lumapit nga si Lily. Yumukod ang kanyang ina upang lumebel nga sa kanya. May pinakitang pilak na kwintas sa kanya ang kanyang ina. Ang kwintas na ito ay may paru-parong palawit. Para sa akin po ba yan, mommy? Manghang tanong nga ni Lily. Tumango si Lori sa anak. Naitago ito ng Lola Arminda mo. Nasabi ko raw sa kanya noon, nabigay ito ng daddy mo sa akin. Nung may nangyari kay mommy, ay inalis ito ng lola mo sa akin. Ngayon ibibigay ko ito sa iyo, anak. Gusto kong alagaan mo ito. Ingatan at ituring bilang parte ng pagkatao mo. Simbolo ito ng pagmamahal namin ng daddy mo sa iyo, anak. Dahil ikaw ang bunga ng pagmamahala namin. Mahabang turan nga ni Lori, isinuot nga nito sa leg ng anak. Ang kwintas sa kahinalikan nga sa noo. I love you, Lily. Ani nga ni Lori. Isang mahigpit na yakap ang kanyang naani mula sa anak. Mahal na mahal ko rin po kayo ni Tati Mommy. Pinagmamalaki ko po kayo sa lahat ng tao. Kasi po mabait at mapagmahal ang mga magulang ko. Ngiti nga ni Lily. Anong klase ng gown po ba ang hanap niyo, ma'am? Tanong nga ng designer isang araw. Nasa isang store nga sila sa mall upang magpatahi ng gown na susuotin nga sa kasal. Ano sa tingin mo, Sander? Konsulta nga sa mapapangasawa. Kung ano ang gusto mo. Simple o ang grande, walang gown, ang hindi babagay sa iyo, Lori. Puri nga sa kanya ni Sander. Tama po si Daddy, Mommy. Super ganda mo po kaya. Kindat pa nga ni Lily sa kanyang ina. Kayong magama talaga? Binibiro niyo na naman ako. Sambit nga ni Lori. Yung simpleng disenyo na lang po. Ani nga nito sa designer. Tumango nga ang designer sa kanya. Tara sa opisina. Ipapakita ko sa iyo ang ilang sketches ng simpleng gowns na gusto mo. Pero kung wala man kayong magustuhan, eh, pwede ninyong ibigay ang detalye para ma-sketch at may ipakita sa inyo. Ani nga ng designer. Inabot nga sila ng hapon doon. Nang palabas na nga sila ng mall, sa may hindi kalayuan ay natanaw nga ni Lori ang tindahan ng mga ihaw-ihaw, pati na ng mga mangga. Tumunog nga ang kanyang tiyan at nakaramdam nga siya ng pagkatakam dito. Daddy, gutom na po yata si Mommy tapos ako rin po gusto ko nang kumain. Ani nga ni Lily habang sapo nga ang kanyang tiyan. Sure! Sa niyo gusto, shall we go to the restaurant, Lori? Tanong nga ni Sander. Ngunit umiling ang dalaga. Tinuro nga ni Lori ang ihawan. Gusto ko ron. Tinungo nga nila ang pwesto. Maraming tinuro ng mga klase ng barbecue si Lori.
Hindi rin niya pinalampas ang mangga na mayroong bagoong. Pakiramdam niya ay para ba itong hinahanap ng kanyang resistensya. "Daddy, malinis po ba ang foods nila rito?" Nagdadalawang isip pa nga ng sambit ni Lily sa mahabang inilalapag nga ang order nila sa kahoy na lamesa. Medyo natawa ang may-ari ng ihawan. "Naku, Mr. Monteclaros, hindi po yata sanay ang anak ninyo sa mga turuturong pagkain. Sander na lang pumanang. Sukin niyo naman po ako rito noon eh." "Oo nga, iho. Kahit ako nagulat nang malaman kong anak mayaman ka. Hindi nga ako nagkamali ng hula na magkakatuluyan kayo nitong si Lori. Todo din ay pa kayo nun sa akin." Tukso pa nga ng matanda. Hinawakan nga ni Sander ang kamay nang mapapangasawa sa ilalim ng mesa. Sa isip naman ni Lori, ay baka tanungin nga siya ng tindera. Alam niya kasing wala siyang maisasagot dito dahil sa paggawala ng mga alaala niya. "Huwag kang matakot sa mga tanong na hindi mo masasagot, Lori. Iturin mo na lang ito bilang panibagong alaala at iisipin ko rin na ito ang unang beses na pumunta tayo rito. Gagawa tayo ng mas marami pang alaala." Ani nga ni Sander, napangiti si Lori. Hindi alam ng dalaga kung anong nagawa niya para mabigyan ng mapapangasawang kagaya ni Sander. Hindi na nga siya makakahanap pa ng ibang makakapantay sa pagmamahal na kaya niyang ibigay sa binata. Kinaumagahan ay maagang nagising nga si Lori upang dumuwal sa banyo. Ilang minuto ang lumipas ay sumunod nga sa kanya si Sander. Nagising din ito nang wala ang dalaga sa kanyang tabi. Sa kondo nila nina Lori natulog. Ang gusto kasi ng dalaga ay may kakasal muna sila bago sila tuluyang tumira sa iisang bubong. Si Lily ay natulog nga sa kwarto ng kanyang Lola Arminda. "Lori, nandyan ka pa ba sa loob?" Katong nga ni Sander mula sa labas ng pinto. Lumabas nga si Lily ng pagod ang mga mata at basa nga ang mukha mula sa paghilamos. "Ang sama ng pakiramdam ko, hindi yata ako makakapasok ngayon sa trabaho." Mahinang sambit nga ng dalaga ngunit sapat na yun upang marinig ni Sander. "Naduduwal ako, dugdong pa nga nito. Of course, ipapatrabaho ko muna kay Jeff ang ibang documents na kailangan sa susunod na araw. Teka, may kailangan ka ba? May ipabibili?" Sunod-sunod nga na tanong ng binata dahil sa labis na pag-aalala. Sandaling tinitigan nga ni Lori si Sander bago nga siya tuluyang nagsalita. "Kailangan ko ng pregnancy test kit." Ani nga nito sa binata, nagulat-nagulat nga ang naging reaksyon. Walang sabi-sabi ay pinulot nga ni Sander ang jacket sa gilid ng kama, pati na nga ang susi ng kanyang sasakyan, nanginginig ang kanyang kamay dahil sa labis na kaba. "Babalik ako kaagad. Huwag kang lalabas at baka kung ano pang mangyari sa'yo." Bilin nga nito bago tuluyang lumabas ng kwarto. "Positive! Buntis ka, anak!" Bulalas nga ng kanyang ina nang makita ang dalawang pulang guhit sa pregnancy test. Nagtatatalon-talon naman sa tuwa si Lily. "Magiging tatay na ulit ako!" Sigaw naman ni Sander dahil sa labis na tuwa. "Congrats, Sander! Kaya heto at magiging tatay ka na ulit!" Mumisi si Lori. "I will be a big sister soon, Lola Minda! Tinupad po ni God ang wish ko, yay!" Ani nga ni Lily. "Mommy, kung babae po ba pwede natin siyang pangalanang Lizzie? Tapos kapag boy naman po, Leon." Masayang question nga ni Lily. "Shouldn't we name him after your dad if he's a boy, Lily? X should be the first letter because you got the L from me." Mahinahong sagot naman ni Lori sa anak. Bumusangot nang alamang si Lily. "It's okay. You can name him or her Lily. It's okay for dad." Turan nga ni Sander. "Palaki ng palaki ang pamilya ninyo, anak. Kapag naikasal na kayo, ay doon ka na sa magiging bahay ninyo titira." Naluha na nga rin sa tuwa at lungkot si Aling Arminda. Tuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na nga ito ng sariling pamilya. Lungkot dahil sa oras na nga may mangyari yun, ay may iwan na nga siyang mag-isa. "Nay, syempre hindi kita iiwan dito. Sasama ka sa amin ni Sander." Ani nga ni Lori sa kanyang ina. "Tama po ang sinabi ni Lori, ma." "Sasama po kayo sa amin ni Sander." Ani nga ni Lori sa kanyang ina. "Oo nga po, Lola Minda. Sama-sama po tayo bilang isang family." Ngiti naman ni Lily sa kanyang lola. Kulay asul ang tema ng kasal. Naroon ang kanilang mga magulang,
pati na nga ang lolo at lola sa tuhod. Marami din ang mga bisita lalo na ang mga empleyado ng kumpanya at iilang kaalyansa ng mga Monte Claro sa negosyo. Si Lily ay abala sa pakikipaglaro sa iilang mga bata na dumalo kasama ng kanilang mga magulang habang hindi pa nga nagsisimula ang misa. Ikaw na yata ang pinakamagandang ikakasal na na-makeupan ko, Lorelai. Napaka-flawless mo, iha! Puri nga ng baklang makeup artist kay Lori. Matagal pa ba yan, Carlo? Ani nga lang ina ni Lori na nasa front seat habang nakangiti. Kanina ka pa nire-retouch niyang si Carlo. Anak, baka magmukha ka ng clown bago pa man tayo makarating sa simbahan. Biro pa nga ni Aling Arminda. Carlo ho, Aling Minda. Ang tigas naman po ng pagkakabanggit niyo ng Carlo. Nakikinig na naman po yung pogi niyong driver. Pabirong irap nga ng bakla. Ma'am, nandito na po tayo sa tapat ng simbahan. Ani nga ng driver. Muli namang naiyak si Aling Minda. Nako, umiiyak na naman ang mom si Molori. Baka napipilitan lang talaga yung pumayag sa pagpapakasal mo. Tura ng bakla sa pabirong tono. Tumigil ka nga riyan, Carlo. Baka tuluyan kong masipa ang inipit mong itlog sa pugo riyan. Banta nga sa kanya ni Aling Minda. Pongpong, halika na muna rito at alalayang makababa ng kotse itong anak ko. Bilin pa naman yon ni Sander at baka raw biglang madulas. Tawag nga ni Aling Minda sa driver nang sinasakyan nga nilang kotse. Nagsimula na ngang kumanta ang singer ng kasal. Ang kanta nga 1,000 Years by Christina Perry na siyang gusto nga ni Lori ang siyang kinakanta nito. Habang papalapit nga kagaya ng ibang kinakasal ay puno ng pagmamahal ang kanilang mga tingin sa isa't isa. Luwa ang siyang kumawala sa mga mata ni Sander habang pinagmamasdan ng kanyang minamahal na naglalakad palapit sa kanya. Sa pagkakataong yun ay labis ang saya na nararamdaman ni Lori. Sa wakas ay makakasama na nga niya habang buhay ang taong ilang taong naghintay sa kanya. Ang CEO na akala niya ay boss lang niya na siya palang ama ng kanyang anak at ang taong pakakasalan niya. 2 taon na ang nakalipas. Congratulations sa inyong mag-asawa. Bati nga ng ina ni Sander dahil sa pagbubukas nga ng kanilang cafe. Oo nga, para naman mayroong mapaglibangan tong asawang mo maliban sa pag-aalaga sa mga anak niyo, Sander. Tura naman ang kanilang ama. Noong nakaraang taon, dahil sa katandaan ay kinuha nga ng Diyos ang kanyang lolo at lola. Nauna ang kanyang lolo ngunit dahil sa labis na lungkot ng kanyang lola ay sumunod na nga rin ito. Kasalukuyan ng walang permanenteng nakatira sa kanilang hasyenda maliban sa mga housekeeper at mga maintenance rito. Kaya naman isa itong panibagong simula para sa mag-asawa. Si Lily, wala ba rito? Tanong nga ng ama ni Sander. Wala po, may klase kasi. At kung wala man ay paniguradong magiging abala yun sa pagbabasa ng libro sa bahay. Sagot nga ni Lori habang nakarga nga ang 2 taong gulang nilang anak na babae at pinangalanan nga nilang Lizzie. Ayon na nga rin sa nais ni Lily. Paniguradong headline na naman ito bukas. Lalo lamang kayong naging successful sa pagdaan ng mga taon, iha. Salamat dahil sa pagiging mabuting asawa sa anak namin. Niyakap nga ng ina ni Sander ang manugang nito. Salamat din po sa suporta niyo. Si Mama ay may pinuntahan lang po. Sandali sa loob, gusto niya raw po kayong makausap mamaya pagbalik niya kung wala pa kayong ibang gagawin. Ani nga ni Lori. Oo naman, we really cleared up our schedule today para sa pagbubukas itong cafe ninyo. Sagot nga lang ina ni Sander. Siya nga pala. Bakit Haven ang pangalan ng cafe nyo? Kandungan po yun sa Tagalog. Gusto po naming maging safe place ng mga customer ang cafe. Makapag-relax sila at tumakas sandali sa problema. At sa oras na makalabas sila sa pinto, ay sana matutunan nilang maharapin ang anumang kinakaharap nila sa buhay. Dahil alam po namin walang problema ang ibibigay ang Diyos na hindi kayang lampasan ng tao. Mahabang sagot nga ni Lori. Ngumiti ang ina ni Sander. You got yourself a lovely wife, Sander. Kapag nagloko ka at nasaktan itong si Lori ay asahan mong wala sa'yo ang suporta namin ng daddy mo. Biro pa nga ng ina ni Sander. Mommy, ano po ang pangarap ninyo noon na hindi nyo pa po natupad? Tanong nga bigla ni Lily habang inaayos nga nito ang kumot ng kanyang kapatid sa loob ng crib.
Ang kanyang ina naman ay inaayos ang nagkalat na laruan sa carpet. Gusto ko noong maging isang architect, pero hindi sapat ang pera ng lola mo, pampaaral anak. Masyadong magastos ang kursong yun kaya hindi ko natupad ang pangarap ko. Sagot nga ni Lori. Isa pang rason doon kasi sa kwento sa kanya ni Sander ay pinagbuntis nga niya si Lily nang makapagtapos nga sila ng kolehiyo. Dumagdag yun sa pasanin nila. Ang bagay na yun ay ayaw nang sabihin pa ni Lori sa kanyang anak dahil ayaw niyang baka isipin ng bata na siya ang dahilan ng lahat. Kaya hindi nito natupad ang pangarap. Pinili nila ang desisyong ito at hindi kailangang ibunton sa bata ang bagay na pareho nilang ginusto. Ako po ang magpapatuloy ng pangarap mo, Mommy. When I go to college, I will study hard and I will study architecture. Ani nga ni Lily, saka lumapit na nga sa kanyang ina para yakapin ito. Anak, hindi mo kailangan gawin yun. May sarili kang pangarap at yun ang tuparin mo. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ang pangarap ng Mommy. Because at the end of the day, mapapagod ka sa isang bagay na napipilitan ka lang, anak. Payo nga ni Lori sa kanyang anak. Hindi po ako napipilitan, Mommy. Nasa pagpipilian ko po talaga yon. Dumagdag lang po kayo sa rason kung bakit ko mas gusto ang kursong yon. Thank you, Mommy, kasi napaka-supportive niyo po ni Daddy. At kahit po may kapatid na ako, ay hindi niyo pa rin po ako nakakalimutang bigyan ng atensyon. Niyakap nga ni Lily ang kanyang ina ng mahigpit. Anak, edukasyon, respeto at pagmamahal lamang ang maipapamana namin sa iyo ng daddy mo. Kayo ng kapatid mo ang rason kung bakit kami nagpapatuloy at magpapatuloy. Kayo ang kayamanan namin. Turan nga ni Lori habang yakap nga ang kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, ay napagtanto nga natin ang isang bagay. Hindi may kakailang pag-ibig nga ang siyang nagbibigay ng sigla sa mundo. Kung walang pag-ibig ay mawawalan nga ng saysay ang buhay ng tao. Nakakalimot ang isip, ngunit hindi ang puso. Makalimutan man natin ang isang bagay ay mag-iiwan pa rin ito ng puwang sa ating buhay. Ipaglayo man ang tadhana ay babalik pa rin tayo sa taong napili ng Diyos upang makasama natin habang buhay. Lahat ng pangyayari ay mayroong dahilan. Dapat tayong magkaroon ng pananagutan sa ating pagkakamali at kahit anong mangyari ay huwag natin itong isisi sa ibang tao. Family is the basic unit of the community. Pamilya ang siyang bumubuo sa komunidad, kaya dapat nating pahalagahan at mahalin. Ang pag-ibig ay matatagpuan sa bawat sulok ng mundo, ngunit ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan lamang sa isang tao. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lori at Sander. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Nesbet Hanaban, Presbyteros Rose, Gisa Dehino, Gloria Escobar, Anita Hernando, Gloria Sanchez, Augusto Serafanan, Ning Rafanan, Rex Roy, Presbyteros Rose, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming